Welcome to AR Showbiz PH. Hi guys, good evening, good evening, good evening sa inyong lahat. Narito tayo ngayon para pag-usapan may chart update sa pagkakahiwalay. Tara, sabay-sabay nating hungkatin ang mga storyang nakapaloob sa pagkakahiwalay ng may chart. Kung bago ka pa lang sa channel na to, tapusin mo ang video na to bago ka mag-subscribe sa aking channel para sigurado ka na tama ang channel na pinupuntahan mo. Para palaging updated, huwag mong kalimutan ang ring the bell. Hi guys, kamusta kayong lahat dyan? And hopefully lahat po tayo ay nasa mabuting kalagayan. Huwag na po nating patagalin pa ang ating usapin ngayon. Ito ay trending na trending sa social media na kung saan ay ito ang bigkas ng bibig ni Miss Misty o si Miss Mirna Baluyot. Ano pagkakasabi niya dito? Tara, sabay-sabay nating basahin. Ang sabi niya, "It is 11:30 p.m. here in California. I read all the comments in Twitter and YT. My analysis, pinagtutulungan si main ng mga interested parties. Napabagsakin siya. Tila umeepekto ang mga strategy nila dahil marami ang fans ni main na bumitaw na. Si Alden ay may TS at movie na gagawin. Kaya sinisira si main para mabaling ang mga fans kay Alden. Tulong-tulong dyan lahat ng may interest sa project ni Alden at mga gustong paghiwalayin na nang tuluyan si Alden at main. Maraming fans ang di nakakaalam ang bagong teknolohiya ng pag-i-edit ng pictures at naniniwala sa mga dinoktor na mga pictures ni Atay at main. Nagbabayad din ang mga nagpapabagsak kay main ng mga tabloids reporter. Kung mahina ang ulo mo, maniniwala ka. Isa pa, pinakasikat at effective endorser si main. So kailangan pabagsakin nila. Yang Sarsuela, pinag-aralan ko na yan. Ipit si main dyan. Kasi halatang napipilitan lang si main. Ang napagalaman ko sa mga business friends ko na mayayaman sa Pinas, may kinalaman yan sa utang na loob at pera na kung sino di ko na babanggitin. So wag na ninyong tuluyang talikuran si main. Instead, iligtas niyo siya sa kamay ng mga kalaban niya. Si Alden di rin makakilos. Ang mga amo niya ang nasusunod kung anong gustong pagawa sa kanya. Desidido ang management niya na paghiwalayin sila. Kaya imbis na kumagat kayo sa mga pakulo nila, ipaglaban nyo si main. Sa ating nabasa, ano ang dating sa inyo? Ulitin natin ang pagkakasabi ni Miss Mirna Baluyot na kung saan ay sabi niya, "It is 11:30 p.m. here in California. I read all the comments in Twitter and YT. My analysis, pinagtutulungan si main ng mga interested parties nang pabagsakin siya. Tila umeepekto ang mga strategy nila dahil maraming fans ni main na bumitaw na." Yan ang pagkakapaliwanag ni Miss Misty o ni Miss Mirna Baluyot. Dito nga naman, kung tutuusin natin, yung strategy siguro sinasabi niya ay yung Sarsuela na nakita natin. Na kung saan ay pumayag na rin si main Mendoza na lumabas sa kasama si Mr. Spotted. Na kung saan ay kututusin niya, dapat niya. Alam mo, before, kinakain lahat ni Mr. Spotted lahat ng kanyang sinasabi. Kasi dati sabi niya, hindi naman kailangan, di ba? Sabi niya, hindi naman kailangan ilabas si main Mendoza. Di ba? Yan ang sabi niya. Tapos ngayon, palalabasin niya kasama niya sa motorcade, di ba? Panghatak tao. So, totoo din naman yung sinasabi ni Miss Mirna Baluyot na kung saan ay, yun niya, na sinisira or talagang hinahatak pa ba si main Mendoza? Kasi alam naman natin lahat na kung saan ay ayaw na ayaw na maraming fans ni main Mendoza kay Mr. Spotted. But of course, sabi nga nila, ang pinapakalat nilang Sarsuela ay magnobyo si main Mendoza at si Mr. Spotted. So next, i-discuss natin ng
Tinutukoy na ulit ni Miss Misty o ni Miss Mirna Baluyot. Si Alden may TS at movie na gagawin, kaya sinisira si Maine para mabaling ang fans kay Alden. Tulong-tulong dyan lahat ng mga interest na project ni Alden. At mga gustong maghiwalay na ng tuluyan si Alden at Maine. Maraming fans ang di nakakaalam ang bagong teknolohiya ng pag-edit. So, dito naman tinatalakay ni Ms. Mirna Baluyot yung editing portion ng mga litrato siguro, ng mga movie, video na kumakalat sa social media. Na kung saan ay pwede nga namang, totoo rin naman yun, yung tipong papalitan ng mukha nung sumasayaw. O meron nun. Marami yun. Maraming kumakalat sa social media na kung saan ay katawan ibang tao sa ulo. Parang ganun. Marami talaga kumakalat na ganyan. So, yun yung paliwanag ni Miss Mirna Baluyot. Well, yung totoo rin naman. At siguro yun nga, yun ang technique ng maraming tao para nga naman ma-focus na sa ginagawang teleserye ng isa para maipareha na siya sa mas maraming tao. Kaya nangyayari yun. So, yun siguro yung gustong parating ni Miss Mirna Baluyot. Next naman ang sabi niya, picture at naniniwala sa mga dinoktor ng mga picture ni Atay at Maine. Nagbabayad din ang mga nagpapabagsak kay Maine ng mga tabloid reporter. Kung mahina ang ulo mo, may maniniwala ka. Isa sa pinakasikat at effective endorsers si Maine. So, kailangan pabagsak nila. Yan sa Suela. Kaya totoo rin naman ano. Kasi makikita natin halos karamihan ang endorser ay si Maine Mendoza. Kasi nakukuha niya ang atensyon ng maraming tao na kasi nga natural ang kilos niya eh. Kung ano yung nakikita mo sa kanya, yun talaga ang mga binibigay niya sa'yo. Diba? Parang sulit na sulit ang pagbabayad mo sa kanya, kumbaga. Kaya maraming endorser na kumukuha sa kanya. Hindi natin mapapagkailayan. At syempre nga naman, siguro para mabaling na rin sa ibang mga artista ang mga ibang endorsement. Endorser, diba? So, endorsement na patuloy na sa kanya pumupunta. Totoo rin naman yun siguro. Sa bawat sinasabi ni Ms. Mirna Baluyot, may punto siya. Ayun ay aking pagkaka-analyze ha. Kasi, syempre nga naman, totoo rin naman yung sinasabi niya na may ganito, may ganyan-ganyan. So, at the end, sa pool talaga yung mga binibitawan yung salita. So, posibleng nangyayari nga naman yun behind the scene. Ang sabi pa niya, pinag-aralan ko na yan eh. Ipit si Maine dyan kasi halatang napipilitan lang si Maine. Ang napag-alaman ko, sa mga business friends ko na mayayaman sa Pinas, may kinalaman yan sa utang na loob at pera na kung sino, di ko na babanggitin. So, wag niyong tuluyang talikuran si Maine. Yan ang pagkakasabi ni Ms. Mirna Baluyot. Yun yung pakiusap niya sa maraming tao na kung saan ay totoo nga naman kasi bakit ba ginusto maging komplikado, di ba? Walang sino man tao ang gustong maging komplikado buhay kung talagang hindi kinakailangan. Kung dito kasi parang sinasabi ni Ms. Mirna Baluyot, hindi ginusto ni Maine ang mga nangyayari sa kanya ngayon. Kaya nga lang, dahil sa word na utang na loob, kaya nangyayari yan. So, yun. So, yun ang pagkakaintindi ko. Next, ang sabi niya pa, instead, iligtas ninyo siya sa kamay ng mga kalaban niya. Si Alden, di rin makakilos ang mga amo niya ang nasusunod kung ano gustong paghawa sa kanya. Desidido ang management niya na paghiwalayin sila. Kaya imbes na kumagat kayo sa mga pakulo nila, ipaglaban nyo si Maine. Iyan ang pakiusap ni Ms. Mirna Baluyot. Na kung saan ay alam na alam niya kung ano yung napapaloob sa show business. Parang ang mga bawat sinasabi niya dito sa mga sinusulat niya sa Twitter ay parang alam na alam niya ang galaw sa show business. Na kung saan ay marami talaga mga estratehiya kung paano mapapaangat at mapapabagsak ang isang artista na kung saan ay kailangan talaga maging mapag-obserba tayo at malaman natin ang katotohanan behind the scene bago mag-judge. Sabi nga nila, bawal ang judgmental, diba? So, yun siguro yung sinasabi ni Ms. Mirna Baluyot dito sa mga pahayag niya na ito na kung saan ay talagang wala lang magawa si Maine Mendoza at Alden Richard sa mga nakalakip sa buhay nila o nakapaloob na sa ngayon after ng kanilang pack na pack at boom na career noon ay bigla na lamang na ganito. So, siguro ang
Ang masasabi na lamang natin dito ay mag-comment kayo sa ating comment section at babasahin natin yan at ilabas nyo kung ano yung nasa loob nyo ngayon na at after na mapanood nyo ito para sa ganun ay makagawa kagad tayo ng comments day at ng matalakay natin ang mga umuusbong at umuusok ng mga trending news ngayon about Main Mendoza at Aldrin Richard na nakakagulat talaga, lalo na yung kay Main Mendoza. So, hopefully ay speechless tayo sa mga ganun pangyayari. But naniniwala pa rin ako na the best pa rin yung panahon nila ni Main Mendoza at Aldrin Richard. At naniniwala pa rin ako na talagang sila pa rin sa huli. At sa dami-dami ba naman natin nagdadasal para sa kanila at naway gumising na ang bawat isa sa kanila. And of course, siguro, totoo din naman yung sinasabi ni Miss Mirna Kimbal, ni Miss Mirna Baluyot, na kung saan ay, basta iwan kayo ng comment sa ating comment section at babasahin natin yan. Magpalitan tayo ng komento, anang sa ganun ay makapagkwentuhan na rin tayo, patungkol diyan, okay? At, makakuha tayo ng mas maraming resulta o katotohanan sa mga information na ibibigay ninyo sa ibaba. So, sulat lang kayo sa ating comment section. At, pero ako, personally, naniniwala pa rin ako kay Main at Alden. Kasi sa mga kinikilos sila, sa mga way ng mga pinapakita nila, pag lalo na pag nagkakasama sila, iba talaga. And, paulit-ulit kong sasabihin, hanggat hindi nila pinagsasama sa isang pelikula ulit si Main Mendoza at patuloy nilang pinaghihiwalay ang bawat kilos nila, ang bawat movie nila, hindi ako maniniwala na nawala na talaga sila. Kasi talagang parang pinipigilan na magsama yung dalawa. Na kung saan ay, siguro nga, tama rin si Miss Mirna Baluyot sa mga nabanggit niya. So hopefully ay, hihintayin ko ang inyong mga komento at promise, tatalakayin natin yan. Kung pwedeng live, why not, diba? Babasahin natin yan on the spot pag nandyan kayo. Muli po, ito po si AR Showbiz PH nagsasabing maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Thanks for watching. Kung nagustuhan nyo ang video na to, please don't forget to click like, subscribe button, comment and share. For more videos from me, please don't forget to click the notification bell for more videos.